Magandang araw pong muli mga brad. So welcome back pong muli sa ating YouTube channel. So ngayon pong araw ay back to work na po tayo. So share ko lang po mga brad, ito po yung gawa po ni Perdi Alarcon. So ito pong heavy equipment na excavator. So mga brad, so ito po yung unang ginawa ni Perdi na excavator. Ito po ay naputol. So ito po ay na-repair na po ni Perdi. So yan po yung nilagay niyang plate sa ilalim at saka doon sa tagiliran. So nagustuhan po nung aming foreman, kaya po yung excavator po na ito ay pina-repair po ulit. So ito po yung unang repair po nung ibang lahi. So ito po yung pagkakagawa po nila. So yung ganyan lang kalit po yung nilagay nilang plate. At sobrang kapal po yung pagkakabit po ng pagkakabit po ng plate. So ito po yung nilagay po nila doon sa tagiliran. Kaya po, so napakakapal. So natin sa nasa 20mm ang kapal po nito. So dito lang po yung nakalagay, sa gilid na po yan. Kaya maliit po yung pagkakayong kanilang nilagay. Kaya po pinalitan po ng ganito ni Perdi. So pinatanggal nung forma namin at pinalagyan ng ganyang kalapad na plate. So yung gamit na plate dito ni Perdi is nasa 10mm. So ito po yung ilalagay po ni Perdi doon sa ilalim. Yan. So dyan po yan sa ilalim. So itong tagiliran na po na titap na ni Perdi. So ang gagawin po namin ay i-full weld na lang po ito. So magpapalitan po kami ng pag-full weld dito ni Adrian. So yun, si Adrian. Ah, tapos na. Ah. Yan. So ni-root pass, ru-root passan po ito katulad po dito sa kabila na gig na pagkaka-root pass. So yan po, so mapapansin nyo po ay narutpasan na po ito. Ayan. So pagkatapos po niyang rutpasan, so papasadahan po yan ng ililayer po yung pagkahinang po dyan para mas matibay. So ang gamit po pala namin welding rod ay ito pong isab. Ito po yung isab na gamit po namin welding rod na 2.5. So ang haba po ito ay 350mm. So ito po yung aming gagamitin. So ito pong hinang po na ito ay fillet weld lang po siya. So kasama na po dyan ang vertical at horizontal at overhead. So yun po yung mga position. So ito pong nasa ilalim nito ay puro overhead po ang hinang po niyan dahil lagpas po sa ulog. So yun po at mamaya po ay sisimulan na po namin ang paghihinang po nito. So yun po yung aming machine na Miller na heavy duty na welding machine. So yun po, so sinimulan na po ni Adrian yung paghihinang po. So root pass po yan. O atong Oh God. Brad, ayan po ang Brad Cesar ninyo. Atake na. Ayan po. Bulacan. Nakabulacan po yan. Mapapagkain. Ayan po si super welder ika ni Isam. Ayan po ang ating tropa, si Castle Show. Ganito po yan. Para po yung bigat po ng cable. Naka-ano lang po yan, naka-tabit. Atong! Okay.
Ayun o ang inyong brother, Brother Arturo Abella Jr. Ayan, mga petik man o yan. Lupit talaga ng inyong master. 24 oras, nagwebolding. Wala pa pong kain yan. Di pa natutulog. Simula pa po kahapon yan. Nakapaglaro na po ng basketball yan. Wala pa tulog. Kaya po, kinakating na po ni Perdi yung lumang backing plate ng gas cutting. So yun po yun na pinaka mahirap mag-cutting po sa gas cutting, yung overhead. At kasi po yung pagtak po ng bagay diretso po sa katawan mo. So yun po, natanggal na po okay, yung plate. Tanggalin mo na! Kinakamay ko lang yan. So yun po yung natanggal na plate. Oo, po, nag-try na ni Adong, lalagay na po yung tape. So ito na po yung tape na 2mm. Okay, lalagay po yan doon sa butas. Itatapal po yan dyan. Para po yan sa ano, pag naglagay ng pangalan nung kabentoray. Ilagay na po siya, ipupulwet na lang po yung plate po na sinalpak na Perdi. So yan po, at naipit up na ni Perdi itong plate po sa ilalim. So ito po ay i-root pass na lang po namin ni Adrian. So marami-rami pong hinangan po to. So ito pong kabila na po to ay napulwet na po siya. Na-root pass na po yung kabila na po na ito. Okay po yan. So yan po, at sinimula na po ni Adrian na maghinang dito sa overhead. So pagkatapos niya ay ako naman, dahil nakakangawit po ang paghihinang po ng overhead. So kaya po kami ay palitan po dito. Yan po si Master Brony, naghihinang 24 oras. Hinihinang na po yung butas. So para po may takip po itong plate na po yan. Kaya po pinupulwet na po siya. Kaya po nilagay na po yung plate doon sa butas. So nahinang na po ito. Ito po ay ipa-flash grind na lang po ito. Marami, ang sipag na lang ni Master, oh. 24 oras, nag-grind. Okay, bye. So, sinimula na lang ni Perdi patungan yung root pass. So, yan po. Kung side na po na to ay tapos na po itong hinangin. So, yung kabilang side na lang po yung hinangin. At sinisimula na po siya ni Adrian. Tsaka po itong ilalim. So ayan po, hinihinang na ni Adrian.
So yung amperes na ginagamit ni Adrian dito ay 130 amperes. So ito po yung ginagamit ni Adrian na welding rod. Ito po ay 4mm at ang haba po nito ay 450mm. Masyadong. Ito na po yung overhead na iniinang ni Perdi. So yun po, ito po ay tapos na at na-full weld na po ito. So ito po, iniintay na lang po nito ay yung pintor para po mapinturahan po ito. So na-full weld na rin po itong ilalim po. So yan po, at pinipinturahan na ni Casenso yung ginawa po ni Perdi na excavator. So yan po. So yan po si Casenso. So yun po mga brad, at natapos na po ni Kuya Celso pinturahan po itong excavator na ginawa po ni Perdi. So napakahusay po ng pagkakapintura po dito at nagmukha po siyang bago na parang hindi po ni-repair. So yun po, pati po yung ilalim ay maganda rin po yung pagkakapintura po dito. So yun po mga brad, so kung nagustuhan nyo po yung ating video, so palike na subscribe naman po ng ating YouTube channel. So hanggang sa muli po mga brada, sa mga susunod po nating video.